Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi mga bata. Magandang gabi nanay at tatay. Magandang gabi ate at kuya. Magandang gabi tito at tita. Magandang gabi lolo at lola. Magandang gabi batik at muning. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Kuya Ray at ito muli ang ating Learn Smart e-storytelling session. Ayan, so kagabi, ano yung kwento natin kagabi tungkol sa Animix or yung kwento ni Miss Anna na pinagsama yung mga alagang hayop ng magkakaibigan, nagkasama-sama yung alagang hayop ng tatlong magkakaibigan. Okay, at nagpakita rin si Kuya Ray ng isang mixing paper storytelling na patungkol sa akin. At sana ginawa nyo sa inyong bahay. Di ba sabi ni Miss Anna, mag-isip kayo ng mga pwedeng animix, mga paborito nyong hayop. Ayan. Okay, sige. Ngayon, may panibago ulit tayong kwentuhan at meron tayong bisita. At ito ay malapit sa aming puso sa The Storytelling Project kasi isa siya sa mga unang naging partner namin sa pagbuo ng curriculum ng TSP. Okay. Pero bago yan, magbabati muna si Kuya Ray. Pwede ba yun? Okay. Magandang gabi po sa lahat ng mga gurong nanonood, mga DepEd teachers. Ayan po, at binabati natin sila Miss Mahatma Kaliman, si Ma'am Amparo Tuazon. Hello po. Si Ate Bianca at ang kanyang mga anak na laging nanonood. Si Ate Badet, hello. Sila Ate Aimee at laging nandyan. Si Ate Tin Magadia. Ate Gemma Alejo, yung pinsan ko po. Ayan, hello po. Si Teacher Chol. Ayan. Magandang gabi, Teacher Chol. Si Ate M. Jane. Maylene Empreso. Teta Limkangko. Patrick Belisario. Imelda Buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat. O mamaya naman yung iba. At check ulay muna tayo. Ayan. Okay. Hindi lang po. Cheche kule, cheche kule, cheche kofisa, cheche kofisa, kofisa langa, kofisa langa, kaka shilanga, kaka shilanga, kum madaide, kum madaide. At sasabihin natin lahat, welcoming the night with a happy heart. Ayan. Okay. So, maraming salamat at balik tayo sa ating activity ulit. Ang pinakahihintay ng lahat, ang bugtungan. Handa na ba? Handa na bang makinig mga bata? Sige. Bugtong-bugtong, aking tanong, may binti, walang hita, may tuktok, walang mukha. Yan, medyo challenging ang ating bugtong. Ano ito? Isa pa. Bugtong-bugtong, aking tanong, may binti, walang hita, may tuktok, walang mukha. Ano ito? Sige. Isip po tayo at i-comment lang natin dyan sa baba, comment section. At habang nag-iisip kayo kung ano yun, papatuloy muna ako sa ating pagbati. Magandang gabi kay Miss Arlene Cunanan. Ayan po. Kay Sir Gumaga from Maguindanao. Hello po sa inyo. Si Kelsey Escondo na laging nanonood. Magandang gabi sa'yo. Si Edmark Morales, Darwisa Sahibol, Danica Chan, magandang gabi. April Dumas, magandang gabi. At Erica Cortez Arroyo, Marita Feteluna, magandang gabi po. At ito po ay si Teacher Roy Hinares at sa mga bata sa isolation center sa Sitios Zapatera, Barangay Luz,
Cebu City. Magandang gabi po sa inyo lahat dyan. At sila ay nanonood ng ating Learn Smart e-storytelling session. Ayan. Okay, sige. Sasabihin na ni Kuya Ray ang tamang sagot. Ang sagot sa ating bugtong na may binti, walang hita, may tuktok, walang mukha. Ang sagot ay kabute. Ayan po, kabute. Ayan, yan ang ating bugtong. Maraming salamat sa lahat ng mga sumali at excited na si Kuya Ray na ipakilala ang ating bisita ngayong gabi. So, kagabi si Miss Ana, isa ring guro. At ngayon, ang bisita rin natin ay isang guro. Ayan. Siya ay isang, meron siyang eskwelahan sa Mandaluyong at sa Makati. Siya ay directress of Rainbow Room Learning Center. At gaya nung nabanggit ko kanina, siyang unang tumulong sa amin sa The Storytelling Project. Nakilala ko siya sa isang storytelling workshop kay Kuya Boji sa Museo Pambata. At doon, simula noon, nagkausap kami at excited siyang tulungan kami at gumawa kami ng mga activities for TSP. Siya ay advocate din for play-based learning. At alam nyo ba mga bata, siya rin ay isang scuba diver. Wow! Sisit sa ilalim ng dagat. Ayan po, ang ating bisita ngayong gabi ay si Teacher Romina Santayana. O tawag namin sa kanya ay Teacher Rom. Ayan. So magandang gabi, Teacher Rom! Maraming salamat, Kuya Ray! Hi, everyone! I will be your storyteller for tonight and my name is Teacher Romina. How about you? What's your name? Hi, mommies and daddies! Thank you very much for joining our storytelling session tonight. I will be telling you a story about a boy who has a very, very long name. And the title of my book is Tiki Tiki Tembo. And this was retold by Arlene Moselle and illustrated by Blair Lent. Let's say thank you to those who retold and drew the book. Let's say thank you, Arlene, and thank you, Blair, for retelling and drawing the book. Again, the title of the book is Tiki Tiki Tembo. Once upon a time, a long, long time ago in China, fathers and mothers would give their firstborn son very long names. But they would hardly give a name at all to their secondborn son. And in this mountain village lived a mother and her two sons. The second son's name is Chang, while the first son's name is Tiki Tiki Tembo No Sarembo Charibari Ruchi Pip Piripembo. That's right! He has a very, very long name. Can you say it with me again? His name is Tiki Tiki Tembo No Sarembo Charibari Ruchi Pip Piripembo. Which meant it's the most beautiful thing in the whole wide world. Every morning, mother would wash their clothes by the river near their home while the children are playing around her. And near the river was an old well. And mother would always remind the boys, "Don't go near the well, okay? Because you might end up falling inside." But the boys did not listen to mother. They still played near the well. So they were running and running, and one boy fell. Chang fell inside the well. So, Tiki Tiki Tembo No Sarembo Charibari Ruchi Pipiripembo ran to mother as fast as his little feet could take him. And he said, "Oh, most honorable mother, we need to help my brother. Chang fell inside the well."
And mother said, "Oh boy, can you please say it slowly? I couldn't understand you." So, tikitikitembo, no sarembo, charibariruchi, pipiripembo said, "Oh, most honorable mother, please help Chang. He fell inside the well." "Oh, dear! You have to go to the old wise man to borrow the ladder." So, tikitikitembo, no sarembo, charibariruchi, pipiripembo ran as fast as he could to the old wise man and said, old wise man, please, we need to borrow your ladder because my little brother Chang fell inside the well." And the old wise man said, "Oh, poor boy, let's help your brother Chang. Let's hurry." So the old wise man and tikitikitembo, no sarembo, charibariruchi, pipiripembo ran as fast as they could to reach the well. And the old wise man climbed down the ladder and he was able to save Chang. Mother and the old wise man pumped the water out of Chang and he was well right away. Because of what happened, the two boys did not go near the well for a very long time. They played with their friends in different play areas, and they also played in places that were safe. But one day, after celebrating the festival of the eighth moon, the two brothers went back to the well. They started running, they started climbing, and they started playing with their kites near the well. And somebody fell. Can you guess who fell inside the well? Tikitikitembo, no sarembo, charibariruchi, pipiripembo fell inside the well! So Chang ran to mother as fast as his little feet could take him. And he said, "Oh, most honorable mother, my brother Tikitikitembo, no sarembo, charibariruchi, pipiripembo fell inside the well." And mother said, "Oh boy, I couldn't understand you. Can you say it slowly?" And Chang said, "Mother, Tiki, pip pip, bembo sirembo. Tiki tiki tembo, no sarembo, charibari ruchi, pipiripembo fell inside the well, mother. Oh dear, you have to go to the old wise man to borrow the ladder." So Chang ran as fast as he could to reach the old man, wise man on top of the mountain. And when he did, he said, old wise man, please help us. My brother Tikitikitembo, no sarembo, charibariruchi, pipiripembo fell inside the well. We need your ladder." But the old wise man did not answer. And so Chang said, "Please wake up, old wise man. Please, we need to help my brother Tikitikitembo, no sarembo, charibariruchi, pipiripembo." "Oh, poor boy, you woke me up from a very good dream. What was that you said?" "Old man, my brother Tikitikitembo, no sarembo, charibariruchi, pipiripembo fell inside the well. Please, we need to help him." "Oh goodness, let's go help your brother." So the old wise man and Chang ran as fast as they could to reach the well where Tikitikitembo fell. And when they reached the well, the old wise man climbed down the ladder and he was able to save Tikitikitembo. After that, they went home and they rested.
But little Tikitiki Tembo had been in the water so long because of his great long name that the moon rose many times before he was quite well again. From that time on, the Chinese promised never to give very long names to their children again. The end. So this is our story about Tiki Tiki Tembo. So mommies and daddies, it's also good to tell a story about your child's name and why you bless them with such beautiful names. And children, you can also check your name. Is your name as long as Tiki Tiki Tembo no Sarembo Charibari Ruchi Pipiri Pembo? Thank you, everyone. I hope you liked our story tonight. And back to you, Kuya Ray. Bye! Ayan, maraming salamat, Teacher Rome, sa iyong kwentong Tiki Tiki Tembo. At nagustuhan niyo ba, mga bata? Napakahaba ng pangalan niya, ano? At ako nung napanood ko si Teacher, una kong napanood si Teacher Rome, talagang hiningal ako kakapanood sa kanya. Pero nakakaaliw talaga yung kwento. Okay, pero mga bata, sa pag-usapan dun sa kwento, yung tungkol sa pangalan. Ano, sa pangalan. At merong naisip si Kuya Ray. Pagkatapos ng ating kwentuang ito, pwede nyo tanungin si nanay at tatay kung saan nagmula ang inyong mga pangalan. Pwede ba yun? Sige. Kumari, bigyan ko yun ng example. Si Kuya Ray, nanggaling ang aking pangalan. Yung Ray ay nanggaling sa Spanish na ibig sabihin, Spanish name na ibig sabihin ay, Spanish word na ibig sabihin ay hari. Kaya nga, meron tinatawag na Kristong Hari. Kasi po, si Kuya Ray, ipinanganak ako sa kapistahan ng Kristong Hari. Ayan. At ang aking apelyido naman, Buffy, ang may nabasa ako na ito ay marahil nang galing sa diksyonaring Kastila. Yung aking mga lolo at lola, nung kailangan palitan yung apelyido, ang nakuha ang apelyido ay Goofy. Ayan. At ang Sabroso naman, ang ibig sabihin nito sa, I think Spanish, Italian din, ibig sabihin ng Sabroso ay delicioso. Parang Espanyol ata yun, delicioso. Ayan. So kayo, pwede nyong alamin din kina nanay at tatay kung ano ang inyong, kung saan ang galing nagmula ang inyong pangalan. Okay? Importante ang ating mga pangalan kasi ito ang nagbibigay sa atin ng pagkakakilanlan. Okay? Kaya hindi, dapat hindi natin tutuksuin yung ibang mga kalaro natin ng ibang pangalan kasi mahalaga ang ating pangalan. Ito ay dapat nating irespeto. Okay? Okay ba yun, mga bata? At dyan, nagtatapos muli ang ating kwentuhan. Magpapaalam na muli si Kuya Ray. Sige. Naimbag Arabi'i, nanay at tatay, maayong gabi'i, ate at kuya, marhay na banggi, lolo at lola, maayong gabi'i, tito at tita, maupay nga gabi'i, at magandang gabi sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!